Magandang araw mga bata! Ang Module 8 ay napapatungkol sa magagalang na pananalita at pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Ang ating most essential learning competency ay nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba't ibang sitwasyon, na ipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Narito ang inyong unang gawain. Basahin at unawaing mabuti ang dialogo. Pagkatapos, sagutin ang pag-usapan natin. Minsan, ang magkaibigang Jimboy at Sean ay nagkasundo na lumabas ng kanilang bahay para puntahan ang kanilang kaklase. Pag-usapan natin. Una, tungkol saan ang dialogo. Pangalawa, bakit hinuli ng tanod ang magkaibigang Jimboy at Sean? Pangatlo, paano sumasagot sina Jimboy at Sean habang kinakausap sila ng tanod? Pang-apat, ano-ano ang magagalang na pananalita ang ginamit sa dialogo? At pang-lima, bilang isang bata at mag-aaral, ano-ano ang magagalang na pananalita ang inyong gagamitin sa pagsali sa isang usapan?
Narito ang ilan sa mga pangungusap sa usapan. Basahin ang mga ito. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Una, magandang umaga po, sir. Pangalawa, opo, sir. Pangatlo, uuwi na po kami. Pang-apat, maraming salamat po sa paalala. Naku, hindi po, sir. Paano inilahad ang mga pangungusap sa usapan? May paggalang ba? Mainang bang gumamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap? Ginagamit ang magagalang na pananalita sa pamamagitan ng pagsagot ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda o kahit na sa iyong kapwa bata sa lahat ng pagkakataon. Gumagamit tayo ng magagalang na pananalita sa pagbati, sa paghingi ng paumanhin, sa pagtanggap ng panauhin, sa paghingi ng pahintulot at pakiusap at pagpapakilala. Maaaring gumamit ng mga magagalang na pananalita sa pagpapahayag ng saloobin o damdamin, sa pagbabahagi ng obserbasyon sa paligid, sa pagpapahayag ng ideya, sa pagsali sa usapan at pagbibigay reaksyon sa isang bagay o issue. Ito ay mga sitwasyong ginagamitan ng mga magagalang na pananalita. Sa kabuuan, ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita ng paggalang sa kausap. Para sa inyong unang gawain, piliin ang pinakamagalang na sagot sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, nais mong hiramin ang aklat ng iyong kaklase. Paano mo ito sasabihin sa kanya? A. Akin na muna ang iyong aklat. B. Ipahiram mo sa akin ang aklat mo. C. Maaari ko bang gamitin ang aklat mo? D. Ibigay mo sa akin ang aklat mo. Bilis! Number 2. Ang kaibigan ng nanay ni Belen ay dumalaw sa kanilang bahay. Ano ang dapat niyang sabihin? A. Naku, hindi ko kayo kilala. B. Nay, nandito ang kaibigan ninyo. C. Wala po dito si nanay, umalis na kayo. D. Pasok po kayo, tatawagin ko lang si nanay. Number 3. Isang umaga, binisita ni Sheila ang klinika ni Doktora Acepcion. Paano niya ito babatiin? A. Magpapakonsulta sana ako. B. Kumusta ka na, Doktora Acepcion? C. Magandang umaga po, Doktora Acepcion. D. Doktora Acepcion, magpapakonsulta ako. Number 4. Inutusan ka ng iyong itay na bumili ng mantika sa tindahan. Ano ang isasagot mo? A. Opo, itay. B. Ayoko, itay. C. Saglit lang, tay. D. Mamaya na, may ginagawa pa po ako. Number 5. Pinuntahan mo sa kanilang bahay si Ken ngunit kapatid niya ang nagbukas sa pintuan. Ano ang iyong sasabihin? A. Nandyan ba si Ken? B. Magandang umaga, si Ken? C. Hinahanap ko si Ken, nandyan ba siya? D. Magandang umaga po, nandyan po ba si Ken? Para sa inyong gawain 2, isulat ang T kung tama ang pakikipag-usap, M naman kung mali. Ilagay ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Opo, inay. Ako na ang maghahatid kay Bunso sa eskwelahan. Number 2. Pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya paumanhin ni Ben.
Umuwi na po siya kahapon ni Tay, ang sabi ni Milka sa kanyang tatay. Hindi ako sasama, wala akong gana, ang sagot ni Jerry sa kapatid. Hindi ko alam, sagot ni Sauro sa kanyang guro. Ating palalimin ang iyong kaalaman sa ating aralin. Para sa gawain 1, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang sagot na nagpapakita ng paggalang sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Una, gusto mong lumabas kasama ang iyong mga kaibigan. Paano ka magpapaalam sa iyong mga magulang? A. Aalis po ako kasama ng aking mga kaibigan. B. Hinihintay na ako ng aking mga kaibigan sa labas. Paalam. C. Maari po ba akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan? D. Payagan ninyo akong lumabas kasama ang aking mga kaibigan. Number 2. Gusto mong makipaglaro sa labas kasama ang inyong mga kaibigan. Humingi ka ng pahintulot sa iyong ina ngunit ayaw kang payagan dahil sobrang init sa labas. Ano ang iyong sasabihin? A. Sige na inay, payagan na po ninyo ako. B. Aalis pa rin ako inay kahit hindi ninyo ako papayagan. C. Opo inay, gagawa na lang po ako ng aking takdang aralin. D. Naku inay, wala naman po akong gagawin dito sa bahay kaya payagan na ninyo ako. Number 3. Nakita mong hindi wasto ang paggawa ng proyekto ng iyong kagrupo at ikaw ang nakakaalam ng tamang paggawa nito. Paano mo ito sasabihin? A. Mali ka, hindi ganyan ang paggawa nito. B. Ihinto mo na nga iyang ginagawa mo kasi mali naman. C. Dapat sana sinabihan ninyo ako bago kayo gumawa. Letter D. Maari ba akong magbigay ng suggestion sa paggawa ng ating proyekto? Number 4. Pinuri ka ng iyong guro dahil sa husay mo sa pagguhit. Ano ang tama mong isasagot? A. Wala yun, ma'am. B. Magaling po talaga ako. C. Maraming salamat po, ma'am. D. Siyempre naman po kasi may pinagmanahan. Number 5. Lalabas na sana si Angge sa kanilang silid-aralan ngunit nag-uusap ang kanyang mga kamag-aral sa may pintuan. Ano ang nararapat niyang sabihin? A. Padaan nga. B. Makikiraan po sa inyo. C. Umalis nga kayo dyan. D. Huwag kayong humarang sa pintuan. Para sa inyong gawain 2, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, ate, pakikuha po ng libro ko sa itaas, ang sabi ni Maika sa nakatatanda niyang kapatid. Number 2, naniniwala po ako na mas magiging matagumpay ito kung magtutulungan tayong lahat. Wika ni Aling Sita. Maaring tama po kayo pero hindi po kaya makabubuti kung sumangguni muna tayo sa ating mga kabarangay, ang tugon ni Mang Jun. Number 4. Hindi ko kailangan ang opinyon mo, patabog na sabi ni Maisel. Number 5. Maari po ba akong pumunta sa plaza kasama ang aking mga kaibigan? Ang paalam ni Junril sa kanyang mga magulang.
Basahin ang talata. Pagkatapos, sagutin ang kasunod na mga tanong gamit ang mga magagalang na salita. Si Mang Nestor ay isang masipag na magsasaka. Siya ay isa sa may malalawak na lupain sa kanilang lugar. Ngunit napabayaan niya ito dahil nagkaroon siya ng malubhang karamdaman kaya tinubuan na lamang ng makakapal at matataas na damo ang kanyang lupain. May mga kapitbahay siyang nagmamagandang loob na linisan ito. Nagnanais na tamnan ang nakatiwangwang niyang lupa dahil nanghihinayang sila ngunit ayaw silang pagbigyan ni Mang Nestor. Kung ikaw si Mang Nestor, hahayaan mo na lang ba na nakatiwangwang ang iyong lupain? Bakit? Sa iyong palagay, bakit ayaw ipalinis sa iba ni Mang Nestor ang kanyang lupain? Kinakailangan bang matamnan ang lupain ni Mang Nestor? Bakit? Kung ikaw ay isa sa mga kapitbahay ni Mang Nestor, paano mo siya paliliwanagan? Paano mo matutulungan si Mang Nestor at ang kanyang mga kapitbahay upang magamit ang bakanteng lupain? Para sa aralin 8.2, pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon. Narito ang inyong unang gawain. Basahin at unawaing mabuti ang dialogo. Pagkatapos, sagutin ang bahaging pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Ano ang kinakain ni Tina? Ano ang naging reaksyon ni Chris nang marinig niyang sakalye binili ni Tina ang kanyang kinakain? Ano ang naging paliwanag ni Aling Thelma tungkol sa mga pagkaing nabibili sakalye? Ano ang naging epekto kay Tina ng mga pagkaing nabibili sa kalye? Ano ang naging pasya ni Tina pagkatapos mapagpayuhan ng kanyang kapatid at mga magulang? Tama ba ang naging desisyon ni Tina? Bakit? Sa pagbibigay ng opinyon o reaksyon sa mga issue,
balita at usapan ay makabubuti kung tayo ay may sapat na kaalaman sa paksang pinag-uusapan upang masusing mapagtimbang-timbang ang mga bagay at maging katanggap-tanggap ang ating mga opinyon. Sa pagbibigay ng reaksyon, kailangan din nating igalang ang opinyon ng ibang tao. Ang pagbibigay ng reaksyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig, maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyang diin ang kaisipang pinahayag sa anumang binabasa. Bawat isa ay may karapatan at kalayaan na magpahayag ng sariling opinyon tungkol sa napakinggang issue, balita at usapan. Para sa gawain 1, iguhit ang angkop na imahen o larawan ng iyong opinyon o reaksyon para sa sumusunod na pahayag o issue. Masaya, malungkot, nabigla, nagalit. Una, gumamit ng helmet tuwing nakasakay o umaangkas sa motor. Pangalawa, pamimigay ng gobyerno ng ayuda o social amelioration fund sa mga benepisyaryo nito sa panahon ng pandemya na dulot ng COVID-19. Marami sa ating mga kababayan ang nagpaabot ng tulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Nalululong ang mga kabataan sa mga masasamang bisyo dahil sa kanilang barkada at nakikita sa kapaligiran. Patuloy pa rin ang pagdami ng nagkakasakit ng coronavirus kahit na nagpapatuloy sa pagpapaalala ang kagawaran ng kalusugan at pamahalaan. Para sa gawain 2, basahin at unawain ang mga issue at ipahayag ang sariling opinyon o reaksyon. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagotang papel. Una, pagpupuyat at pagkahilig ng kabataan sa paglalaro ng mga online games. A. Dapat tangkilikin ang ganitong klase ng laro. B. Pabayaan ang kabataan na tangkilikin ang online games. C. Suportahan ang ganitong klase ng laro. D. Dapat iwasan ang pagkalulong ng kabataan sa online games. Number 2, ang COVID-19 ay nagbigay daan sa mga Pilipino na magkaroon ng gulayan sa tahanan para makatipid at makakain ng sariwang gulay. A. Makapagtinda siya ng gulay sa kanilang lugar. B. Wala kaming bakuran kaya hindi kami nakapagtanim. C. Nadagdagan ang trabaho sa tahanan at nakapapagod. D. Sa halip na lumabas at bumili sa tindahan, mamimitas na lang ng sariwang gulay sa mismong bakuran. Number 3, pagkahilig ng mga tao sa online shopping sa panahon ng pandemya upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. A. Maaawa. B. Masisiyahan. C. Maiiyak. D. Matatakot. Number 4, pagbabawal sa paglabas ng bahay ng mga batang may edad 20 pababa sa panahong may pandemyang COVID-19. A. Susunod. B. Iiyak. C. Magrereklamo. D. Hindi susunod. Number 5, isa sa paraan ng pagtuturo ay isasagawa sa himpapawid o radyo. A. Maiiyak. B. Sisigaw. C. Malulungkot. D. Mahihirapan. Piliin ang letra ng angkop na reaksyon sa sumusunod na mga issue o pangyayari. Una, magkaroon ng sapat na tulog at pahinga upang maging handa sa mga gawain. A. Walang pakialam sa kalusugan. B. Minsan, hindi natin iniintindi ang ating kalusugan.
C. Ang ehersisyo ay walang mabuting idudulot sa ating katawan. D. Ang sapat na tulog at pahinga ay may mabuting na idudulot sa ating katawan. Number 2. Madalas, ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala. A. Masaya kapag nakalusot sa pagsisinungaling. B. Ang pagsisinungaling ay nakapagdaragdag ng tiwala sa sarili. C. Sa pagsisinungaling, marami kang kaibigang maniniwala sa iyo. D. Iwasan ang pagsisinungaling upang makuha ang tiwala ng kapwa. Number 3. Ang pagkakaroon ng curfew mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. A. Isigaw sa lahat ang ordinansa. B. Pagwawalang bahala sa ordinansa. C. Pabayaan ang mga napagkasunduan. D. Sinusunod ng wasto ang bagong ordinansa. Number 4. Ang ating karanasan sa buhay ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Malungkot man o masayang karanasan ay magsisilbing instrumento sa ating pag-angat sa buhay. A. Talagang umangat ang tao dahil sa sariling pagsisikap. B. Magandang karanasan lamang ang dapat maranasan sa buhay. C. Malungkot man o masayang karanasan ay magbibigay ito ng aral sa ating buhay. D. Masama ang aking loob sa mga taong nagbibigay sa akin ng malungkot na karanasan. Number 5. Pinatunayan ni Teresa Magbanwa na ang Pilipino ay handang magsakripisyo at magbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan. Nananalaytay sa kanyang dugo ang giting at tapang ng isang tunay na Pilipino. A. Matigas ang ulo ng mga Pilipino. B. Walang pakialam ang karamihan sa atin. C. Mahilig makipagdigmaan ang mga tao sa Pilipinas. D. Ipagmalaki ang mga Pilipino na handang lumaban sa kalayaan ng ating bansa. Gawain 2. Basahin at unawain mo. Basahin at unawaing mabuti ang balita. Pagkatapos ay sagutin ang kasunod na tanong. Piliin ang titik ng iyong sagot. Nanay, wagi bilang super nanay ng taon. Idiniklarang super nanay ang tatlong ina dahil sa kanilang kontribusyon sa kanilang pamilya at barangay sa Torrio, San Jose, Batangas kahapon. Kinilala ang mga nanay na sina Maria Fuentes, Rosarita Yang at Dolores Yang nang mapagtapos nila ang lahat ng kanilang mga anak sa kolehiyo at makatulong bilang miyembro ng Volunteer Contra Disaster sa kanilang barangay. Dagdag pa, champion din ang tatlo sa gulayan ng barangay tuon sa backyard gardening na sinusulong ng barangay council. Ayon kay kagalang-galang Mario San Juan, alkalde ng bayan, silang tatlo ay hindi lamang naging huwaran sa kanilang pamilya, kundi naging magandang halimbawa para sa lahat. Natutuwa ako sa mabuting halimbawang pinakita ng mga super nanay natin, dagdag pa ni kagalang-galang San Juan. Samantala, bawat isa ay nakatanggap ng tropeyo, medalyang ginto at 10,000 piso. Number 1. Kung ikaw ang isa sa mga pinarangalan, ano ang iyong magiging reaksyon tungkol dito? A. Magiging malungkot. B. Wala na akong pakialam sa ibang nanalo. C. Masaya ako dahil sa natanggap na parangal. D. Galit ako dahil kasama ko sa nabigyan ng parangal ang aking kaaway. Baitang 6 na mag-aaral, pinarangalan. Pinarangalan ang isang mag-aaral ng Baitang 6 ng Santa Elena Elementary School matapos nitong sagipin ang dalawang batang nalulunod sa bayan ng Santa Elena. Kinilala ang mag-aaral na si Rodolfo Rubio
12 taong gulang at nakatira sa Badyang Santa Elena, Quezon at nag-iisang anak ni na Ginoong at Ginang Mario Rubio. Ayon kay Rubio, naliligo siya sa ilog nang biglang lumakas ang agos at nakita niya ang mga biktima na nahirapang lumangoy kaya tinulungan niya ito. Number 2, anong masasabi mo kay Rodolfo Rubio sa ginawa niyang pagsagip sa dalawang batang nalulunod? A. Nagkasakit siya pagkatapos ng pagsagip niya sa dalawang bata. B. Hindi siya dapat tularan dahil nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay. C. Karapat dapat lamang ang parangal na ginawad sa kanya dahil sa kanyang kabayanihan. D. Gusto niyang hangaan siya ng mga tao kaya sinagip niya ang dalawang batang nasa panganib. Gawain 3. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na usapan. Pagkatapos ay sagutin ang kasunod na tanong. Piliin ang titik ng iyong sagot. Sabado ng umaga, nagkasalubong sina Aling Daniela at Aling Romina sa kalye. Kumusta Daniela? Narinig mo ba ang usap-usapan sa ating barangay na magbibigay ang ating kapitan ng tig-isang kilong baboy at manok? Aba, oo, bukas daw ang bigayan ng manok at baboy sa bawat tahanan. Buti nga para may maibenta ako at magkaroon ng pera. Ano ka ba, Romina? Buti nga nabigyan tayo ng pang-ulam tapos ibebenta mo pa? Ay, oo nga, ano, pasensya na. Napakaswerte nga natin at nagkaroon tayo ng kapitan na may malasakit sa kapwa. Oo nga naman, ito ay malaking tulong lalong-lalo na sa mga mahirap gaya natin. O siya, may pupuntan pa ako. Sige Romina, ingat! Ano ang reaksyon mo sa sinabi ni Romina na ibebenta niya ang matatanggap niya na isang kilong baboy at manok? A. Maawa. B. Magagalit. C. Masisiyahan. D. Matatakot. Ano naman ang reaksyon mo nang sawayin ni Daniela si Romina? A. Maawa. B. Magagalit. C. Matatakot. D. Masisiyahan. Number 3. Ano ang iyong reaksyon tungkol sa kanilang usapan? A. Galit. B. Malungkot. C. Nagulat. D. Masaya. Ibigay ang iyong reaksyon sa sumusunod na issue at usapan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, dapat bang makialam ang mga kabataan sa mga nangyayari sa bansa tulad ng eleksyon, polusyon, sa paligid, kriminalidad at iba pa? Sang-ayon ka ba sa panukalang bakuran mo, linisin mo? Gawain 2. Basahin ang balita sa kahon. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Itataas ng Meralco ang bayad sa kuryente sa darating na buwan. Ito ay alinsunod sa pagtaas ng singil sa labas na binipili ng pribadong ahensya sa Napocor. Bagay itong kinabahala ng mga mamimili na kinabibilangan ng milyon-milyong pamilya. Labagman sa kalooban ng mga pinunong naglilingkod ng ahensya ay wala silang magagawa dahil ito ang kahilingan ng kasalukuyang sitwasyon. Number 3. Bakit magtataas sa singil ang Meralco?
Number 4, ipahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa nabasang balita. Number 5, nagkasalubong sina Aling Byaning at Aling Celsa sa simbahan. Narito ang usapan nila. Mari Celsa, magsisimba ka rin ba? Oo, Mari, sabik akong magsimba ngayon. Sana tuloy-tuloy na ito. Aba, Mari, hindi mo ba narinig na bawal pa ring lumabas ang maedad 60 at pataas? Naku, Mari, hindi. Akala ko pwede na akong lumabas. Salamat, Mari, at sinabihan mo ko. Walang anuman, Mari, mabuti na yung ligtas tayong lahat. Kung ikaw si Aling Celsa, magagalit ka ba? Bakit? Ibigay ang sariling reaksyon o opinyon sa sumusunod na issue. Gawin ito sa sagutang papel. Una, pagdaraos ng marangyang pista sa mga lugar sa bansa. Pangalawa, pagkalimot ng mga kabataan na gumalang sa mga matatanda. Pangatlo, pagiging tamad na ng mga taong na magtanim. Number 4, pagiging materialista o mahilig sa mga kagamitan ng mga Pilipino. Number 5, paninira sa mga bagay sa kapaligiran.